那烟不愁不烟，恨百年往无天，一家来十遍劝那问路也失言，大雨满地鸡嘎啦，十月那沙天埋的啦，但奈那国尼亚伊尼拉，卡旺伊尼伊玛达，阿丁达基那伊阿桑巴伊。百年望不见，一家来阿弥陀，十年难渡一刹那。Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumain niyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ginugunita rin po natin ngayon ang kapistahan ni Santo Domingo, ang tagapagtatag ng society o ang kongregasyon ng mga Dominikano. Upang tayo may karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, taos puso nating aminin ng ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kanyang pagpapatawad at habag. Lahat po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang mamuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagpakumbaba higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito. Kung ang sino may nais kong hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises
pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak nang wala ng kabiyak ng katawan." Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako ay hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal. Makasalanan na nang ako'y isilang. Poon, iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao.
Pagkaalis ng mga ito, umahon si Jesus sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madiling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsilita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talaga kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot si Jesus, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw ni Pedro. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga-roon, agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa Kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa Kanya na ipahawak man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng Kanyang kasuutan. At lahat ng makahawak nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Matiwasay po ang ating kalagayan ngayon. Wala ng ulan at walang baha. Ating pong mga kababayan sa dapit ng Pampanga ay ang kanilang nasasakyan lamang ay hindi po four wheel, kundi walang wheel, bangka. Kaya pagdasal din po natin silang lahat na mga nasasalanta ng patuloy na baha sa kanilang lugar. Bangka, ito'y isa sa mga nabanggit sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, ang bangka. Sa Ebanghelyo, mga kapatid, ang katagang bangka ay simbolo ng simbahan, people of God. Ang simbahan, nananampalataya sa Diyos. At hindi kailangan na buong simbahan, maaring bangka, maaring itong iba't ibang antas ng simbahan tulad ng parokya o kaya organisasyon sa isang parokya o kaya pamilya, mga pamipamilya sa parokya. Yan ang bangka. Kaya mahalaga kung titingnan natin sa ganitong imahin, mas nagiging makabuluhan, makahulugan ang ating Ebanghelyo. Tingnan po natin, pagkatapos ni Jesus magparami ng tinapay at nabusog ang mga tao,
Pinahayo niya ang kanyang mga alagad lulan ng bangka. Pinahayo, pinauna sa lugar na kanyang pupuntahan. Ito po'y parating ginagawa ni Kristo. Kalimitan ginagawa niya. Pinauuna ang kanyang mga alagad sa lugar na kanyang tutunguhan. Para ano? Siyempre, para ipaghanda ang kanyang pagdating. Ihanda ang mga tao sa kanyang pagdating. Pinauna ni Jesus lula ng bangka. Humayo ang bangka. Lulan ang mga alagad. Kaya lang, ito'y nakasalubong ng bagyo, unos, sa karagatan. Sinasalpok ng hangin ang bangka. At katulad ng normal na bangka na ating sinasakyan, ano po, sa ating mga Pilipino, normal po ang sumakay ng bangka. Pero sa iba pong mga lugar, mga kapatid, ako po'y may nakausap na po ako, taong hindi pa nakakikita ng bangka. Pero sa atin normal lang, ano po. Kaya, pinauna ni Jesus ang mga alagad, lula ng bangka, at sa bangka na iyan, katulad ng normal na bangka, may kanya-kanyang papel. Katulad ng kung tayo sasakay, may pasahero ka ba? Pahinante ka ba? Kapitan ka ba? Crew ka ba? No? Maraming papel. Kanya-kanyang papel yan sa bangka. Dito sa bangkang ito, andun ang mga alagad. Lulan si Pedro. Ngayon po, nakaranas sila ng unos. Ganito din po ang simbahan, ang ating buhay. Sa parokya, mayroon ding unos. May suliranin. Sa mga organisasyon ng simbahan, ng parokya, mayroon ding suliranin ng nasasalubong. Sa pamilya, ay meron ding suliranin na nararanasan paminsan-minsan. Sinasalpok ng malakas na hangin, nakasasalubong ng unos. Si Jesus po ay lumapit sa kanila, naglalakad sa tubig. At nang makita ni Pedro at malamang si Jesus iyon, napakagandang ginawa ni Pedro, mga kapatid, sapagkat gusto niyang magawa ang ginagawa ni Jesus. Panginoon, kung ikaw yan, papuntahin mo ako riyan. Paparianin niyo ako. Maglalakad din ako sa tubig, Panginoon. At sabi ni Kristo, halika. Halika. Napakaganda. At ito dapat ang ating adhikain, mga kapatid. Sa anumang antas ng simbahan, ito ba'y sa pangkalahatan simbahang Katolika, ito may sa ating parokyang kinabibilangan, sa organisasyon, o kaya sa ating sarili-sariling pamilya, dapat andoon sa loob-loob natin ang tularan si Jesus, ang kanyang ginagawa. Hindi mismo ang maglakad sa ibabaw ng tubig, kundi ang ginagawa ni Jesus na andoon kung saan ang tao, andoon siya kapiling upang damayan. Bakit si Jesus lumapit? Sinasalpok kasi ng tubig, anang hangin. May suliranin, may unos. Kaya si Jesus lumapit. At ganun din, nawala lang kay Pedro, mga kapatid. Ano po, anong nawala sa kanya? Maganda ang intensyon. Panginoon, nawa matularan kita. Nawa ako'y mapalapit din sa mga taong aking pinaglilingkuran. Magawa ko ang nais mong ipagawa sa akin. Matularan kita sa paglilingkod.
Matularan kita na nandoon na yung presensya, pagdamay sa mga taong nakararanas ng unos at kahirapan. Kaya lang ito si Pedro, nawala ang kanyang pagtingin doon kay Jesus, ang kanyang focus, ang kanyang konsentrasyon wala na kay Jesus, andoon sa mga pangyayari sa paligid. Wala na, nawala ang kanyang konsentrasyon kay Jesus, kundi doon sa mga pangyayari sa paligid, ang hangin. Kaya siya'y lumubog. Sa ating kanya-kanyang papel na ginagampanan sa anumang antas ng simbahan, mga kapatid, kaya kahit sa inyong sariling opisina, ano po, dapat naka-focus tayo sa Panginoon, hindi doon sa mga pangyayari mismo. Kasi kung unahin natin ang ating pag naka-focus tayo kay Lord, kahit anong pang unos at bagyo at hangin sa paligid natin, hindi na nakakatakot. Kaya nga natakot si Pedro, kasi ang kanyang pansin ay napunta doon sa hangin at hindi na kay Jesus. Dapat parati ang pansin natin nakatutok kay Jesus. Kapag ginawa natin yan, mga kapatid, hindi ko sinasabing mawawala ang unos, mawawala ang mga kahirapan sa buhay. Meron. Hindi po yan magic na kapag ka, ang pansin mo nasa kay Jesus, mawawalan ka na ng suliran sa buhay. Meron pa rin, ang pagkakaiba ay ganito. Kapag ang pansin natin nasa kay Jesus, anumang suliranin, anumang unos ang ating salubungin sa buhay, sa pamayanan na ating ginagalawan, mga kapatid, magaan at hindi nakakatakot. Si Pedro natakot kasi nawala sa kanyang pansin si Jesus. Siya'y lumubog. Pero ang pinakamaganda niyang nagawa ay ang tumawag muli sa Panginoon. Panginoon, nanghihina ang aking pananampalataya. Panginoon, lumulubog ako. Di ba't yan ang dahilan ng sinabi ni Jesus? Ang liit, ang hina ng iyong pananampalataya, kaya ka lumubog. Mahina ang pananampalataya mo, kaya ang iyong pansin napunta doon sa mga bagay-bagay sa paligid mo at hindi sa akin. Ganun pala yun, mga kapatid. Kapag ka ang ating pananampalataya ay mahina, napakadaling maalis ang ating pansin, konsentrasyon sa Panginoon, at nababaling doon sa mga nangyayari sa ating paligid. At yan din po ang nangyari kay Miriam at sa kay Moises at saka si Joshua. Hindi nawala sa kanilang pansin ang Panginoon na sa kanila'y gumagabay. Anong kanilang saan nabaling kanilang pansin, mga kapatid, kung sino ang kinakausap ni Yahweh? Eh bakit si Moises lang ang kinakausap at hindi ikaw, Joshua, hindi ikaw, Miriam? Eh dapat tayo rin nag-inggitan, nagkaroon ng hidwaan, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, kasi saan napunta ang pansin, hindi lamang sa mga nangyayari sa paligid, mga kapatid, kundi ang pansin na wala kay Jesus, na wala sa pagkakapaligiran na pangyayari, napunta sa sarili. Isa rin ito na dapat nating iniingatan, ano po, kasi minsan nawawala ang ating pansin sa Panginoon at kahit sa ating kapaligiran, pinakamasaklap ang napapansin lang natin ang ating sarili. Kaya, kung titingnan natin ang unos na nangyayari sa pamayanan, sa organisasyon, sa simbahan, sa pamipamilya, tingnan natin. Kasi nawala ang pansin sa Panginoon at kahit sa paligid, ang napapansin na lamang sarili. Bakit ako na lang ang kinakailangan gumastos? Bakit ako na lang kinakailangan maghanap buhay? Bakit ako na lang lahat nagbibilang na ng pagod,
nagbibilang na ng kanyang pawis, nawawala na ang pansin kay Jesus, nawawala na ang kanyang unang, katulad ng ni Pedro, Panginoon, paparyanin mo ako. Panginoon, tutularan kita. Maglalakad din ako sa tubig. Kaya mga kapatid, ang punot dulo ng paglilingkod sa Panginoon ay walang iba, kundi parating nauuna na sa ating pansin, na sa ating alaala, na sa ating puso, Kristo mismo, sapagkat anuman ang ating ginagampanan sa buong simbahan, sa parokya, sa organisasyon, sa ating pamilya, ito'y trabaho ni Kristo na pinagagampanan sa atin. Trabaho ni Kristo yan. Let us do the work of Christ in our family, in our organizations, in our parish, and in the church. Karangalan yan, mga kapatid. Ha? Kung meron tayong mga tungkulin sa anumang antas ng simbahan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Karangalan yan, binibigay niya sa atin, makapaglingkod sa anumang antas ng simbahan, sa ating kapwa, sa ating pamilya. Karangalan yan. At doon, gagayahin natin sa ating paglilingkod si Kristo, na kung saan at kung sino ang nangangailangan ng tulong at pagdamay, nangangailangan ng ating pansin, pupuntahan natin, lalapitan, at tayo'y tutulong, dala ang pagmamahal ni Kristo, hindi ang ating sarili mismo. Pinapauna lamang tayo ni Kristo. Representative lamang tayo ni Kristo, mga kapatid. At ang maganda sa pagiging representative, representante ng Panginoon, ay maganda yan. Represent sa English. Kung titingnan natin ang salitang ugat, re again, present, present again. Na sana sa ating pamilya, sa ating pagganap, sa ating mga tungkulin, Christ becomes present again bilang mga representative. Sa opisina ninyo, sa anumang ginagawa, pag nakafocus tayo sa Panginoon, Christ becomes present again. Sa organisasyon, sa parokya, dapat ganyan, mga kapatid. Kaya sa ating pagpapatuloy ng banal na misa, mga kapatid, sa ating pagtanggap ng banal na komunyon, naway manatili sa ating puso ang presensya ng Panginoong Hesukristo, Poong Hesus Nazareno, at nawa tayo'y maging, ang ating presensya ay maging makatutok sa Kanya. At ganito rin po ang ginawa ni Santo Domingo. Ang kanya ginawa, pinakaingatan niya ang simbahan, prinotektahan niya sa mga tumutuligsa. Kaya nga siya'y gumawa ng nagtatag ng kongregasyon para ipangaral ang katotohanan, ipangaral si Kristo, nakatutok lamang kay Kristo, at mawala nawa ang kasinungalingan at ang maling turo sa ating simbahan. Amen. Tayo po ay magsitayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo. Si Kristo ang ating tinitingnan. Kung paanong pinalakas niya ang pananampalataya ni Pedro, alam natin na ganun din siya sa atin. Iaabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayo muli. Sa bawat panalangin ng ating tugon, Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos, naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami.
ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan, at waring napapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Panginoong Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas, siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni San Domingo sa katatagang dulot ng paghahaing ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ngayon nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, tayo po'y magsiluhod.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin." Tayo po'y magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalin namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal Birhing Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol ni Santo Domingo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat na kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbahaginan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako nakarapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bagong mali sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pangamba sa iyong pag-iisa, binalot ng problema at takot na iyong dala. Sa iyong pagtatago, tawagin mo ako. Di mo man natatanto, naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Aking sasamahan, di ka pababayaan, bigat ng iyong kasari ay aking dadalhin. Puso mo yung itukon sa dakila pag-ibig ko sa'yo. Hawin ang panindim buong pusong manalangin, ikaw ay diringgin, magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito laging sasamahan, di ka pababayaan, pasanin ay aking dadalhin. Puso mo yung itukon sa dakila pag-ibig ko sa inyo. Huwag kayong matakot, mga paalaala sa mga nagsisimba,
Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si San Antonio Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napaniwara at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa mamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa mamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ika'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,